question. Yung regarding sa women nag-serve ng authority over men, may binanggit ka about, na may nabanggit ako about Priscilla and Aquila. Then you mentioned Deborah. Medyo hindi malinaw sa akin nung kunikwento mo sa sasakyan eh. So paano ba yun? Deborah. Okay. Pakibasa nga si Aquila Priscilla. Buksan nyo, pakibasa Barbillian. Diba kasi mayroong mga ministers na babae. Tapos... Di ba may mga ministers na babae? Tapos nag-a-serve ng authority over men. Acts chapter 18, last verse. Last verse. For he mightily convinced the Jews, and that publicly, showing by the scriptures that Jesus was Christ. Okay, atras. Atras na isang verse. Okay, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. Atras ulit. At siya nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Natapwat siya ay narinig ni Priscilla at ni Aquila. At ay kaniyang isinama siya at isinaisay sa kaniyang daan ng Panginoon ng lalong maingat. Sa ulo siya. So Brother Ted, next verse, paakyat. He had instructed the way of the Lord, and he spoke with great fervor, thought about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. Yung sinishare natin kanina na yung may ordinary membro, he received ang higit na revelation kaysa pastor. Si Apollos ay star messenger minister. Pero ang nag-share sa kanila, isang hapak na mag-asawa. Ang topic natin yung babae. Pwede ba ang babae mag-share? Meron ba siyang gift? Pwede ba siya maging ministro? Sa talata niyan, pwede. Ngayon, hindi yan sasalungat sa sabi ni Paul, woman must not assert authority over the man. The woman can teach as long as she is a helpmate. Ito yung teaching natin sa LCM. Ang original purpose ng mag-asawa is teamwork, ministry. They strengthen each other, they witness to people. Ang mag-asawa na magkasama, hindi yan as an authority. Bantay sila. Pareho sila nag-share ng word. Parehong may revelation si Aquila at si Priscilla. Eh, nung isang example ko, halos pantay-pantay na natin church. Wala nang mataas, wala nang mababa. Wala na how do we know that Aquila and Priscilla ay baba, may isang babae? Mag-asawa. Sa makita, ano mag-asawa sila? Okay, basahin natin buo. Atras na tayo, atras pa tayo. Meron. Teka, kahirap ng Bible. Please, God. Dito sa verse, ang story ni Aquila Priscilla is 19. He arrived at Ephesus, where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogues and presence with the Jews. When they asked him to open more time with them, he declined. But as he left, he promised, "I will come back if it is God's will." Dito sa chapter 18 verse 2 nandun nakalagay. Yung verse 1 saka 2. 18:1-2. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla. Okay, let's go back to first. Okay, so these two is an example pag we teach sa Rupo Ministry, yung husband and wife, magiging teamwork,
LCM to ng Courtship Marriage. Ngayon, may kinalaman din sa ministry, woman minister. Pwede pala mag-minister ng woman as long as it's not a serving authority. Punta tayo sa church. Pag yung church umabot na sa state ng naging progressive na siya, no? Naging congregational type. Tapos lahat pantay-pantay ng mature. Pati babae pwede magturo. Kasi lahat kayo, parang Hebrews 10:25 na when you gather together, everyone can exhort. Tsaka kung isa, kung halimbawa, yung at that time, babae lang lang doon, kaya niya mag-exhort. Bakit hindi pwede? Tama. Pwede. So pwede mag-preach sa pulpit ang babae? Pulpit did not exist noon. Oh. Yung ato alam natin yung pulpit ngayon. Ito. So gumawa tayo ng, oh pulpit, kailan lalaki lang naman kung ministro. So ngayon, pinatayo mong babae sa pulpit ito, yung mga end time churches magagalit sa'yo. Ay, bagsak ka na, ganyan. Ginawa ng doktrina yung pulpit ito? Yes. Pero in the first place, wala yan. Pero yung original na ganyan, ritual, sarili nyo lang pinagkasunduan yan. Sabi ni Christ, huwag nyo gawing doktrina ng Diyos. Hindi, yung utos nyo. Huwag nyo sabihin ko, yung utos ng Diyos, yung doktrina nyo lang. Tradition nyo lang yan. You make them, the word of God, of not affect by your tradition. Tradition yan eh. Tama ba? Hindi masama, gawin yung tradition. Huwag nyo lang gawing compulsory yan sa Diyos. Tama, kasi diba sa every family ng pabasa. Harap-harap to. Diba yung every family ng kumakain sa gabi, kung gagawin natin doktrina, pwede rin tayo maglagay ng pulpiturong sa loob ng tahanan para hindi mag-misa yung babae. Oo, diba? Pakihugod nga isa pa ng Liberty. Si Deborah, ba't muna panggit si Deborah? Si Deborah, you give us a little background on Deborah, you know Deborah? I don't know. Kaya ko na. Kaya ko na, Francis? Isa-isa. Isa-isa. Bigyan natin Deborah. Papaliwanan ko rin dito yung si yung Deborah. Si Deborah ay propeta na ginawang leader sa Israel. Ah. Bakit siya ginawang leader? Pwede pa lang ang Diyos gumamit ng babae bilang leader pag may condition. Wala lang siya makita siya. Apostate of the church. Apostate. So if you consider your church apostate, sige babae din naman. Apostate. Pero brother, backslide. Tingin ko lang, brother, Francis. Yes, temporary. Yung ibig sabihin tayo ni Deborah, judges siya. Siya ang judge. Walang lalaking gusto mag-judge. So, ibig sabihin, siya ay lumipat sa kanya yung pagiging judges. Siya ang naging judge. Pero may judges nun, di ba? Nawala. Nakorrupted. Takot. Wala nang matuwid. Takot eh. Di ba like Ellie? Di ba si Ellie yan? Ellie. High priest yan. High priest pero judges siya. Ang judge ay propeta. Kings. Ang judge na necessarily priest lang ha. During the time na hindi pa sila organized, ang judge nila, mga propeta na tinawag na Diyos, di ba high priest na gagamit yung pinag-judges? Judge din ng priest. Pero during that time, kalat sila, kalat, kumukalat, di sila organized. Si kay under kay Saul at kay David, ang kings din, di ba? Ang priest, prophet, at saka kings. Tandaan mo, wala pa yung Moriah, wala pa yung temple site, wala pa yan. So kalat. Yung priest, hindi na kailangan anointing, nag-judge na yan. Kaso, I'm talking of overall Israel, leader. Propeta leader, si Gideon, si Samson, judges yan. Si Othniel ba? So, si Deborah is just among them na susunod ng pinahiram. Okay, I'm gonna show dito sa... yung... this is about the... kung sa future, tuloy pa rin ang ating Bible study. Family wedding. Patriarchal training. Ibig sabihin, ano ba ang dapat gawin ng magulang sa kanilang anak sa bahay? Ang pamilya to. Okay? Okay. I-sabi natin yan. Ito yung original form of communion. Kung pinag-usapan natin kanina, wala namang kapilya to. Ang communion yun, hindi yan monthly o weekly. Yearly siya.
May talata. Okay? Iba yung daily. Ito ay memo letter ko about the mystery of marriage. The first mystery of marriage, salvation. Spiritual marriage. Second mystery of marriage, salvation from physical fornication. Third mystery of marriage, PTA. Ito sa church. What is the difference between progressive ministry and traditional ministry? Sa traditional ministry, tradition lang ng tao ang ginagawa. Akala mo, sa Diyos na. At hindi kayo lumalago, hindi kayo nag-grow. You grow to a certain level lang. Dito sa progressive, tuloy-tuloy ang perfect lang. Ito about two trees in the Garden of Eden. Ano kaya yan? May tatlong type siya. Literal, physical, spiritual. Yung original sin, hakyo lang yan. Ito memo letter, right? Ito, ito ah, the problem ng okay. Ito ay isang sample ng hukong ministry kasapit sa Gallego. Ano yung hukong? Judge. Bakit may judge sa church? To teach to them to know what is right and wrong. Do you think lahat ng members ng church natin alam nila yung right and wrong? Lahat, lahat ha? Siguro yung mga basic, mga bato, pero lumalipa, hindi na. Bukas ng telenovela, hindi na alam what is wrong there. Nanood lang sila, nag-enjoy, diba? Maraming bagay, tungkol sa love, courtship, marriage, tungkol sa family, tungkol sa individual. Meron kasi din, pero mabang sa topic din. Basic denominations, yung mga truths na nasa denomination, topics. Ang Methodist, alam nila yung sanctification. Pero may pa-ibang topic yan. Sa kabila, is about Matthew 28:19. Hindi masyadong baptism. How does it, ano yung name?